We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Dahil sa habagat, 363 na paaralan sa Region 1, nagsuspende ng klase sa pagbabalik-eskwela ngayong araw. 5 taong gulang na lalaki, tinuklaw ng ahas habang naglalaro sa sagingan sa San Carlos City, Pangasinan. Mahigit 300 pamilya apektado ng high tide sa isang barangay sa Dagupan City. At mga napabaya ang pusa noong bagyong Karina at habagat, sinagip ng isang cat lover sa Lawag City. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang araw na imbag gamalem, bayang pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Dahil sa habagat, mahigit sa 300 paaralan sa Region 1 nagsuspindi ng klase, nakasabay sana ng pagbabalik-eskwela ngayong araw. Para sa detalye ng balitang yan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bagamat may mga eskwelahan na nagsuspindi ng klase ngayong araw, ayon sa DepEd, matagumpay pa rin ang unang araw ng balik-eskwela sa Region 1. Kasabay ng balik-eskwela ngayong araw, July 29, nararanasan pa rin ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Region 1 na dulot ng habagat. Kaya suspendido ang klase ng 363 na pampublikong paralan sa rehiyon, 295 sa mga paralan ng nasa La Union, 113,609 nakabuang bilang ng learners ang apektado. Although itong nga klase po nila ma'am ay meron naman po yung pamamaraan na ginagawa po ngayon ng mga school officials po natin, co-officials na ito paghahanda para just in case ay papasok rin po yung mga bata po natin ma'am. Kahit pamakulimlim ang panahon sa Dagupan City, halos 100% naman ang attendance rate sa mga eskwelahan, gaya ng Federico Seralde Integrated School. Kasabay ng school opening ang paglulunsad ng bahay Kubooks at Aquaphonics na malaking tulong sa mga learner. Yes po, yung hands-on learning po nila, nandyan po yung practicum na tinatawag namin. So malaking bagay. Nagbalik eskwela na rin sa Butong Elementary School sa Lawag City, Ilocos Norte. Pero problema raw ang kakulangan sa upuan. Ayon sa principal, sadyang marami raw ang enrollees at transferees ngayong taon. Sa Kabanatuan City, abot 3,100 na estudyante ang nagbalik eskwela sa Nueva Ecija High School. Ayon sa principal, tumaas ang bilang ng enrollees ngayong taon. Pero sapat daw ang bilang ng silid at guro para sa mga estudyante. Chris, ayon sa DepEd, inaasahan na bukas ay mas maraming learners ang magbabalik eskwela. Samantala, tuloy-tuloy pa din ang enrollment sa iba't ibang mga paaralan sa Region 1. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang kabahayan sa Calasiao, Pangasinan, isang linggo nang binabaha. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Tumila ng ulan pero lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan sa barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan sa Sitio 3. 13 kabahayan ang lubog sa lagpas binting antas ng baha. Wala raw dadaanan palabas ang tubig kaya ilang araw pa ang hihintayin bago tuluyang humupa ang tubig. Pag di na ulan, di na lalalim. Pero para pag ulan, talagang lalalim pa. Sana hindi na uulan para hindi nalalalim. Walang magawa ang ilang residente kundi lumusong sa baha. Ang ilang mag-aaral, lumiban sa klase. Sa unang araw ng pasukan, wala raw silang magamit na bota. Kasi baha, hindi kami makapasok. Delikadong lumusog. Sa likod po, hindi pa sila nakapasok dahil baha pa po sa kanila.
Samantala, humupa ng baha sa malaking bahagi ng lalawigan batay sa monitoring ng PDRRMO pero nananatiling nasa above normal ang antas ng Marusay River sa Calasiao at Agno River sa bahagi ng Bugalyon. Malayo rin sa critical level ang antas ng San Roque Dam sa kabila ng sinalong tubig mula sa mga nagpakawalang dam sa Benguet. Hindi naman po lahat yan ay didiretso sa San Roque. Meron pa rin mga river tributaries po yan. Tama rin pa rin po niyang daanan. Kasama si Jing Dacanay, Russell Simorio. One North, Sancha Luzon. Presyo ng bangus sa Malimgas Public Market sa Dagupan City tumaas ng 10 hanggang 15 pesos per kilo. Sundan sa report. Tumaas ng 10 hanggang 15 piso ang presyo ng kada kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Kumonti raw kasi ang supply ngayon kumpara ng mga nakarang buwan. Asahan daw natataas pa ang presyo hanggang sa mga susunod na linggo. Ngayon, ang mahal, maliit. Yung lima isa, pumapalo ng 115. Dati, 130, 120, natin 140. Sa monitoring ng Samang Industrya ng Agrikultura o SINAG, nag-forced harvest ang ilang bangus grower sa Pangasinan, bunsod ng nararanasang habagat. Hindi na raw hinintay pa ng mga bangus grower na umapa o mga palaisdaan para makaiwas sa pagkalugi. The other day na harvest din dahil nag-aambaw yung tubig at additional harvest. Sa kabila ng forced harvest, wala raw inaasahang problema sa supply ng bangus sa mga susunod na buwan. Base ito sa pakikipag-usap ng SINAG sa mga bangus grower sa probinsya. Presyo ng bangus ang mahigpit na minomonitor ngayon, lalo pat pumapalo na sa mahigit 200 pesos ang presyo ng bangus sa NCR. Sa Dagupan City, nasa 115 pesos hanggang 145 pesos ang presyo sa kada kilo ng bangus, habang sa ibang bayan naman ay nasa 150 hanggang 160 pesos ang kada kilo. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantalang mag-amang naglalakad sa gilid ng kalsada, nabangga ng mini dump truck. Isa ang patay. Naka-alerto si Claire Lacanilaw Dungka. Naglalakad sa kalsada sa Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan, ang mag-amang Ian Christian at Abraham Abrera. Nang mabangga at makaladkad sila ng dump truck, papunta sana ang mag-ama sa isang lamay nang mangyari ang aksidente. Nasawi si Ian Christian, edad 27. Isang OFW, sugatan ng kanyang ama na patuloy na inaobserbahan sa ospital. Hustisya ang sigaw ng kaanak ng mga biktima. Masasabi ko lang is lahat ng magkakaya namin gawin sa kahuli-hulian ng aming kalakasan, bibigay namin yung hustisya na karapat dapat para sa kanya. Sumuko naman ang 19-anyos na sospek na wala pang pahayag. Naharap siya sa kaukulang kaso. Kasama si Henry Duminsil, Clear Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. 5 taong gulang na batang lalaki tinuklaw ng ahas habang naglalaro sa sagingan sa San Carlos City, Pangasinan. Narito ang report. Nakalabas na ng ospital ang 5 taong gulang na bata na si Ethan Liam matapos siyang matuklaw ng ahas sa kamay. Nangyari ang insidente habang naglalaro ang bata sa sagingan na malapit sa kanilang bahay sa Barangay Polo, San Carlos City, Pangasinan noong July 10. Ayon sa lola ng biktima, nakita umano niya ang ahas habang naglalaro siya. Nilapitan niya at hinawakan ng ahas, kaya siya natuklaw sa kamay. Mahilig sa kumuha ng ganyan. Pati hindi niya alam yung ahas yun. Kaya kinuha niya siguro, nakala niya siguro yung alumbayat. Ano, hinawakan niya. Tapos, nasaktan yung ahas, kinagat siya. Nakaramdam umano ang bata ng pagsusuka at paninilaw ng mata. Buti na lang at naagapan ng dalhin siya sa ospital at agad mabakunahan ng anti-venom vaccine. Barbalang may blood, limang ilo. Saan yung blumblang ko? Aki mo binambunan. Kinikirtuwag. Tiniyak ng provincial government ng Pangasinan na sapat ang supply ng anti-venom sa mga pampublikong ospital. Dapat umanong iwasan ang self-medication sa kaso ng snake bite. Iwasan po natin na maglagay po ng mga rubbing alcohol or yung mga other chemicals na i-apply doon po sa bite. No? Kapag mabuti na po na ilipat na po natin yung pasyente agad sa pinakamalapit po na hospital. Samantala, sa pag-aaral ng DNR,
mas agresibo ang mga ahas tuwing may baha o kalamidad dahil nagagambala ang kanilang habitat. Delikadong lapitan o hawakan ang mga ahas. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, isang cat cabin ang ipinagawa ng cat lover na si Sheena mula sa Lawag City. Dito niya inaalagaan ang mga inaampong pusa na pag-alagala o napabayaan na ng kanilang mga dating amo. Ilan sa mga nailigtas niya ay mula sa mga binahang lugar at kalsada sa lungsod dulot ng nagdaang bagyong Karina at Habagat. 2018 ang simulan daw niya ang advokasya para sagipin ang mga stray cat. Ginagawan din niya ito ng content online para sa awareness campaign. Sa ngayon, may 38 pusa na siyang na-rescue at inaalagaan sa kanyang lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Umabot na sa 21 million pesos ang naitalang danyo sa agrikultura sa Pangasinan dahil sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Tutukan sa report ni Claire Lacanilao Dungca. Lubog pa rin sa baha ang ilang sakahan sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa nararanasang habagat. Napinsalang mahigit isang ektaryang palayan ni Tatay Salvador mula Barangay Malabago. Hindi pa nakalabas yung sabong tanim namin. Sigurado, mamamatay na ito dahil kakainin ng kuhol. Ang problema, yung mga farmers din, mag-aagusto na. Alanganin na silang magpunla. Sa tala ng Pangasinan Provincial Government, umaabot na sa mahigit 21 million pesos ang halaga ng danyo sa agrikultura, bunsod sa pananalasa ng habagat at nagdaang bagyong Karina. Siyempre, yung mga equipment natin na deploy, yung mga nagbabahang lugar, may mga backpot, saka mga equipment tayo na tumugon sa pangailangan. Tiniyak ng provincial government na may nakahandang tulong para sa mga magsasaka, maging sa mga residenteng na apektuhan ng pagbaha. Umabot na rin sa 225 million pesos ang halaga ng danyo sa infrastruktura. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungca, One North Central Luzon. Kaso ng dengue sa Pangasinan tumaas ng 16.65% mula Enero hanggang Hulyo 2024. Ayon yan sa Provincial Health Office. Sundan sa report. Bukod sa leptospirosis, pangamba rin ng mga residente sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan ang pagdami ng kaso ng dengue. Hindi pa humuhupa ang baha sa paligid ng bahay nila Aling Bilita. Daing nila ang pagdami ng lamok. Oo, marami ngayon dengue kaya kami na natatakot. Gusto namin anuhin yung tubig dito. Paano na yan? Walang daanan ng tubig. Regular ang misting operation ng Municipal Health Office. Sa tala ng Provincial Health Office, pumalo na sa 1,111 ang kaso ng dengue sa probinsya mula January 1 hanggang July 22, 2024. Mas mataas kumpara sa 926 na kaso sa parehong panahon noong 2023. Kabilang ang Calasiao sa mga nasa ilalim ng dengue watch list kasama ang mga bayan ng Lingayen, Bayambang, Bugalyon, Urbistondo, Binmalay, Mangatarem, Labrador at San Carlos City. Mataas po ang mga kaso ng dengue ay kailangan po tayo po ay umamit ng mga pangkasuotan na hindi po naka-expose po ang mga skin. Sa datos ng PHO, 8 na ang naitalang namatay sa dengue sa probinsya. Mas mataas ng 2 kumpara sa datos noong 2023. Hindi pa po tayo nagiging kampante kasi nga po tuloy-tuloy pa rin po ang tag-ulan. At historically, tumataas pa rin po talaga ang kaso every time na meron pong dumadaan o nabagyo. Paalala ng otoridad sa publiko, huwag baliwalain ang lagnat, pananakit ng ulo at pagkakaroon ng rashes sa katawan na mga sintomas ng dengue. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Dagupan City Health Office nag-iikot sa mga barangay upang mamahagi ng gamot. Silipin sa report. Nag-ikot ang kawanin ng City Health Office sa ilang barangay sa Dagupan City na apektado ng pagbaha. Inuna ang mga evacuees para sa libreng check-up at gamot. Ang ilan tinamaan na ng ubo at sipon. Inaagapan nito ng CHO dahil mahirap magkahawaan ang mga evacuees. Si Bren, anemic at may sakit din ang kanyang anak na 1 taong gulang. Pasasalamat po, Mama, kasi pag bumibili ka ng gamot, mahal po sa labas.
Bukod sa mga nasa evacuation center, pinuntahan na rin nila ang mga bahay na lubog sa baha. Namahagi sila ng gamot kontra leptospirosis. Karaniwan daw kasing tumataas ang kaso ng leptospirosis kapag ganitong may pagbaha. Karaniwang nakukuha ang sakit sa paglusong sa maruming tubig na may ihi ng daga. Dahil experience na namin noon na pag ganito, nagiging alerto na kami para ma-prevent namin ang leptospirosis. Binigyan din ng relief packs ang mga evacuee at isinailalim sa psychosocial first aid para mawala ang trauma lalo na ang mga bata ngayong may kalamidad. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Nagpapatuloy operasyon ng Philippine Coast Guard sa lumubog na vessel sa coastal area ng barangay Cabcaben sa Mariveles, Bataan itong weekend. Sa paunang underwater assessment ng PCG, nakitaan ng pagkakakilanlan ng vessel bilang MKTR Jason Bradley. Samantala, gumawa ng improvised oil spill boom ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard bilang bahagi ng patuloy na recovery operation sa karagatang sakop ng Limay, Bataan. Kaugnay ito sa lumubog na MT Terra Nova na isang motor tanker na nagdulot ng oil spill sa karagatan. Na-recover na ang bangkay ng lalaki na may tama ng bala ng baril sa ulo at saksak sa katawan. Pinaniniwalang itinapon lang ito. Naka-alerto si Ivy Hernando. Duguan ng matagpuan ang bangkay ng lalaking ito sa damuhan sa gilid ng kalsada sa Barangay Lungog, Narvacan, Ilocos Sur, umaga ng July 28. Nakasuot ng gray polo shirt at basketball short ang lalaki na tinatayang 5'7 ang taas. Base sa itsura lang, ma'am, may talagang duguan po siya. Kaya saka may nakikitang isang parang stab wound. We wait until the SOCO came, then found out that there a gunshot wound at the head. Nag-request na ng autopsy ang pulisya upang matukoy ang iba pang sugat ng biktima na kanyang ikinasawi. May nagkiklaim na raw na kamag-anak base sa nakitang tattoo sa likod ng biktima, pero kinukumpirma pa ng PNP kung positibo silang kaanak nito. Wala pang malinaw na motibo at suspect sa likod ng krimen. Pero hinala ng PNP, itinapon lamang sa lugar ang biktima upang ilihis ang investigasyon. May nakitang ano sa kraso ko yung sa bala pero hindi pumutok po. May 2 live ammos at saka 1 cartridge. Ang pagkaintindi namin po, parang itinapon po to mislead the investigation. Kasalukuyan namang nasa isang morgue sa Narvacan ang mga labi ng biktima. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ang ating tinig show ni na Julian San Jose at Stel sold out. At World TV premiere ng Pulang Araw, mapaparod na simula mamayang 8 p.m. sa GMA Prime. Narito ang report. World-class talent ang ipinamalas ni na Asia's Limitless star Julian San Jose at SB19 member Stel sa kanilang 2-day concert nitong weekend. Truly one for the books ang collab concert ng The Voice Kids Philippines coaches. Extra special pa ang ating tinig shows, thus sa special guests. Kabilang si OPM icon Gary Valenciano, Raver Cruz at SB19 members Josh and Pablo. All out din ng support ni Senior Vice President for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso, at ni Vice President for Musical Variety Specials and Alternative Productions, Entertainment Group, Gigi Santiago Lara. Nakalikom ng donasyon ng concert para sa Operasyon Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. May isa ring jaw-dropping announcement sina Julie at Steph. We are proud to officially introduce the newest coach of The Boys Kids, Pablo! The chairs are now complete. Si Pablo ang fourth coach na bubuo sa The Voice Kids sa GMA. Thankful daw si Pablo lalo't maibabahagi niya ang kanyang knowledge at talent sa mga bata. Mga kapuso, the war begins sa pagsisimula ng pinakabagong family drama TV series ng GMA. Panoorin sila primetime Princess Barbie Forteza, First Lady of Primetime Sanyo Lopez, Pambansang Ginoo David Licauco, and Asia's multimedia star Alden Richards with kapuso drama king Dennis Trillo.
Isa sa pinakaimportanteng kabanata sa kasaysayan ng Philippine TV Series of 2024, Pulang Araw. Produced by Jimmy Entertainment Group, mapapanood ng Pulang Araw sa World TV premiere nito mamayang 8 PM July 29 pagkatapos ng 24 oras sa Jimmy Prime. Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa Dagupan City, mahigit 300 pamilya ang apektado ng high tide sa isang barangay. May ulat si Jasmine Gabriel Galvan. Apektado pa rin ng high tide ang ilang kabahayan sa Barangay Poblacion Weste sa Dagupan City. Mahigit 300 pamilyang apektado ng baha sa lugar. Karaniwan na tuwing umaga nararanasan ang mataas na antas ng baha pero humuhupa rin pagsapit ng hapon. Sa oras na bumuti ang lagay ng panahon, sisimulan na ang pagpapataas sa kalsada sa barangay. I-start na po sana 2 weeks ago, kaya lang po naantala dahil nga po biglang umulan at bumagyo po kaya na-postpone po yung paggawa. Sa monitoring ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy ang pagbaba ng antas sa mga kailugan sa probinsya. Humupa na rin ng baha sa iba't ibang bayan. Nakauwi na ang mga evacuee sa kani-kanilang mga bahay. Mula sa red, ibinaba na sa blue ang alert status ng probinsya. Mahigit 200 million pesos ang danyos sa agrikultura at infrastruktura. Nag-subside na yung mga iba, yung dalawang barangay na lang, kasi yung mga river system natin ay bumaba na rin. Patuloy na lumalakas ang naranasang habagat ayon sa PAGASA. Mga bayan sa Western Pangasinan ang pinaka-apektado sa ngayon ng habagat. Patuloy na pinag-iingat ng PAGASA ang publiko sa banta ng flash flood. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon. Nasira naman dahil sa mga pag-uulan ang ilang pananim na gulay sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Binisita ni Mang Charlie ang mahigit isang ektaryang taniman niya ng ampalaya sa barangay Makabito, Calasiao, Pangasinan kahit umuulan. Pero nanlumo siya sa kanyang nakita. Nasira na ang kanyang pananim. Bukod sa nabubulok ang mga dahon ng ampalaya, naninilaw na rin ang mismong bunga. Sira na to dahil sa sobra sa ulan at walang araw. Mag-harvest si Mang Charlie ng mga ampalaya na maaari pang maibenta. Pero kung wala raw bibili, plano niyang ipamigay na lang ito. Pero paglilinaw ni Mang Charlie, naagapan nila ang pag-harvest bago pa ang pag-ulan kaya nabawasan ang kanilang lugi. Samantala, ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mailan pang mga taniman ng gulay ang naapektuhan ng nagdaang bagyo. Maraming dalugi nag-stop, no? Magkakaroon pa ng assessment ang Municipal Agriculture Office sa naging pinsala ng habagat at bagyo sa sektor ng agrikultura sa Calasiao. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, ilang residente sa Lingayen, Pangasinan tinamaan na ng alipunga dahil sa baha. Naritong report. Ilang araw nang iniinda ni Mang Bernard ang alipunga sa kanyang paa. Bagamat kanya naman daw ginagamot ang alipunga sa paa, matagal itong maghilom dahil paulit-ulit pa rin daw siyang lumulusong sa baha. Ilang araw na rin daw kasing lubog sa baha ang kanilang bahay at hindi raw niya maiwasang lumusong. Palagi kami nabababad kasi dito ay pag nagluluto. Masakit. Tinamaan din ng alipunga si Venus. Mayat maya daw niyang hinuhugasan ng mainit na tubig ang paa para mabawasan ng sakit at pangangati na nararamdaman dulot ng alipunga. Mahang po, masakit po. Tuwing panahon ng baha, karaniwan ang pagtama ng alipunga. Kasabay nito, tiniyak ng Pangasinan Provincial Health Office na may mga supre ng gamot sa health center at maging sa mga paggamutan. Panawagan ng health authority sa publiko na kung hindi maiwasang lumusong sa baha ay magsuot ng bota o anumang proteksyon sa paa para makaiwas sa alipunga. Sakaling tamaan ng alipunga, magtungo rin sa health center para magpakonsulta. Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon. Pansamantalang ipinagbawal ng lokal na gobyerno ang paliligo sa pamosong Saud Beach sa pagod po de Ilocos Norte. Kahit kasi wala na ang bagyo, patuloy pa rin nakakaranas ng malalaking alon sa dalampasigan na delikado sa mga beachgoer. Nakamonitor ang Municipal Beach Park sa Barangay Saud para sa kaligtasan ng mga bisita. Pwedeng magpiknik at magpicture taking pero ipinagbabawal muna ang paliligo sa beach.
terrific and fun weekend hatid ng cast ng Running Man Philippines, Widow's War at Prinsesa ng City Jail sa Kapuso Mall Show sa San Fernando City, La Union. Tunghayan sa report. Extra terrific fun ang weekend bonding sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Fernando City, La Union. Nag-uumapaw na energy ang baon ng runners ng Running Man Philippines Season 2 na sina Buboy Villar at Lexi Gonzalez. Happy-happy lang, of course, yun ang naman yung pinaka-goal namin. At thank you dahil sila yung nakipag-participate sa amin. Thankful ako si Buboy na warm yung pagtanggap niya sa amin dito sa La Union. Ang cast ng Widow's War na sina Matthew Uy at Juancho Trevino, game na pinakilig ang crowd sa inihandang song numbers. Mainit yung pagtanggap sa amin ng mga tao dito and makikita nyo talaga yung saya sa mga mukha nila. I'm very happy with yung turnout ng mga Kapuso na nakarating dito. And yun, siyempre nakaka-heartwarm kasi marami sumusuporta sa video. So. Sweetness Overload duet naman ang hatid ni na Alan Ansay at Sofia Pablo na bibida sa upcoming Kapuso series na Prinsesa ng City Jail. So talagang excited kami na makita nyo yung kumbaga parang mas nag-mature na Althea. And super different po niya from Love Is Caught in His Arms. Kasi yung Love Is very parang cute lang, parang yeah. Love lang talaga, kikiligin ka lang. Ito, super heavy drama siya. Vibrant musical performances naman ang natunghayan ng mga Kapusong Tarlakeño sa Victoria Tarlac. Back-to-back powerful song numbers ang ipinamalas ng divas of the Queendom na sina Hannah Priscillas at Jessica Villarubin. First time ko makapag-perform dito kaya sobrang saya at lalong-lalo na yung crowd natin na makikita mo talaga. Ako naramdaman ko na very woman empowering, kaya sobrang sarap kumanta sa harap nila. Ay grabe po yung hiyawan nila, ang saya-saya po nila, nagsasayawan sila, and grabe ang init po ng pagtanggap ng mga taga-Tarlac po sa amin. Ang masayang palabas ay bahagi ng oath-taking ceremony kung saan magkakasabay nanunumpa ang daang-daang kababaihan bilang bagong miyembro ng Victoria Women's Organization. Samantala, mapaparin niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.